Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 31, Pagsusuri sa Inner Court. Matapos patayin ni Xingju si Yang Zuo na matandang lalaki, ang Gongzia Mansion ay biglang tumunog ng dumadagandong na tagay. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Xingju ang pumatay kay Yang Zuo na matandang nagbanta sa kanilang Panginoon na kaligtasan, at bilang karagdagan ay pinatay din niya ang kanilang Zia Mansion na kaaway sa loob ng maraming taon na si Wang Clan Master Wang Biren. Paanong hindi sila nasasabik dahil dito? Gayunpaman nang ang karamihan ng mga tao ay naghanda upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Xingju, si Xingju ay biglang nahimite. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Mabilis nilang binuhat si Xingju sa loob ng silid at inimbitahan ang doktor para sa kanyang diagnosis at paggamot. Pagkatapos ipahayag ng doktor ang kanyang kondisyon, sa wakas ay nakahinga ang lahat. Kaya, sa totoo lang ay dahil sa sobrang pagod ni Xingju, kaya hanggat siya ay nagpapahinga ng dalawang araw, siya ay ganap na gagaling, tila ang pakikipaglaban kay Yang Zuo. Malinaw na kinain nito si Xingju ng labis. Sa loob ng likod bahay ng Zia Mansion, may nakatagong silid. Ang ibabaw ng silid ay hinagis ng batong lupa. Napakatigas, ang treasure room na ito ay ginamit ng angkan ng Zia upang magimbak ng mahalagang gamit, ngunit ngayon ay ginamit ni Xingju para matulog. Sa sandaling ito sa labas ng pinto ng nakatagong silid, ang apat na mata ay balis ang gumagalaw ng pabalik-balik, paminsan-minsan ay nagsasalita lamang ng isang pangungusap. Paanong hindi siya lalabas? Pumunta ka, tawagin mo ang aking ama na lumapit at buksan ang pintong bato. Biglang sabi ni Four Eyes sa alipin sa labas ng tagong kwarto. Ngunit yung master, si Master Xingju ay nagsasanay, kung gagawin natin ito ay makakaistorbo ito sa kanya, may pag-aalalang sabi ng aliping iyon. Bagamat isa lamang siyang martial path master, ngunit naiintindihan niya ang tungkol sa pagsasanay, kapag ang isang tao ay nag-concentrate sa pagsasanay at pagkatapos ay biglang nabalisa, ito ay lilikha ng backlash. Alam mo ba, sabi ko pumunta ka tapos kailangan mong pumunta, paano ba naman ang dami mong sinabing kalokohan? Galit na sigaw ni Four Eyes. Matapos makipagkita sa galit na saway ng apat na mata, ang aliping iyon ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, nang walang anumang pagpipilian ay malungkot siyang tumakbo patungo sa kanyang amo. GGGG. Hindi nagtagal tumakbo ang aliping iyon, ang nakasarang pintong bato ay biglang bumukas. Pagkabukas ng pintong bato, lumabas sa pinto ang isang binata na nakasuot ng asul na roba. Natural na ito ay si Xingju na nagsasara ng pinto. Tagumpay ba ang pinagsasanay? Matapos makita ng Four Eyes si Xingju na lumabas, sa kanyang mukha ay sa wakas ay nagpakita ng isang nakakagaan ng ngiti, lumapit sa gilid ni Xingju na nakangiting sabi. "En, malamang master ko na," nakangiting sagot ni Xingju. "Mabuti naman, tere na, baka mali tayo." Tumingin ng Four Eyes sa direksyon ng Imperial Wind Pavilion at itinuro ang kanyang daliri na sinabi. "En, let's go," natural na naiintindihan ni Xingju kung saan itinuro ng daliri ng Four Eyes at agad na sumagot. Sa panlabas na korte ng Imperial Wind Pavilion, mayroong napakalaking sukat na panlabas na plaza. Sa oras na ito sa gitna ng plaza ay may ilang daang maliliit na arena, at sa labas ng plaza ay mayroong mahigit 10,000 mga disipulo. Ang dahilan kung bakit napakasigla ngayon, dahil ngayon ang araw para sa pagsusuri sa loob ng korte na gaganapin isang beses sa isang taon. Mayroong higit sa 100 arena, lahat ng arena ay maayos ang pagkakagawa. Mayroon ding mga walang laman na mata na humanoid puppet, isa-isang nakatayo na parang sundalong nagbabantay sa mga arena. Sila ang unang pagsubok sa inner court examination na ito. Itong inner court examination ay walang qualifications restriction, basta outer court disciple ka, at kung gusto mong sumali ay pwede kang sumali, pero kung mahina ang lakas mo, dun huwag isipin na samantalahin para sa iyong personal na pakinabang, dahil ang numero unong humanoid na puppet na ito, ang pagiging epektibo ng labanan ay katumbas ng advanced rank martial master. Bukod sa dahil ang humanoid puppet na ito ay gumawa ng material na medyo espesyal, ang kanilang katawan ay napakalakas, kaya kahit na nakamit mo na ang lakas ng advanced rank martial master, ngunit walang malakas na card sa kamay, napakahirap manalo mula sa kanila. Inner court examination, nagsimula na. Kasabay nigpahayag ng dakilang nakatatanda sa labas ng korte, ang mga disipulo mula sa nakapaligid na plaza, nakatulad ng baliw na grupong lobo, ay nagsimulang sumugod patungo sa gitnang arena, bagaman alam nila na ang humanoid na puppet na ito ay napakalakas, ngunit maraming mga disipulo ang gustong subukan ito, pagkatapos ng lahat. Kung makapasa lang sila sa isang pagsubok na ito, magkakaroon sila ng pagkakataong makapasok sa inner court. Kung magiging alagad lamang sila sa loob ng korte, parehong paraan ng paglilinang at kalagayan ng pamumuhay, ay lubos na magbabago. Ang mga alagad sa loob ng korte kumpara sa mga alagad sa labas ng korte, kahit na ang kanilang hatol ay hindi kasya siyang pakinggan, ang kanilang relasyon ay parang alipin at patriarka. Kahit na ang panlabas na hukuman matanda matugunan ang panloob na hukuman alagad, ay magkakaroon din ng nakangiting mukha upang aliwin ang mga ito, ay hindi maglakas-loob na tretuhin sila ng masama. Ang mga disipulo sa loob ng korte ay tumitingin sa mga alagad sa labas ng korte, kaya ang mga alagad sa loob ng korte ay hindi kailanman pumupunta sa panlabas na hukuman upang mamasyal, at kung ang mga alagad sa labas ng korte ay pumunta sa panloob na hukuman, huwag sabihin kung hindi sila makakapasok sa loob, kahit na iniisip nila na go, mabubugbog hanggang mamatay. Sa makatuwid para sa mga alagad sa panlabas na hukuman, ang panloob na hukuman ay ang pinakakanais-nais na lugar, bagaman ito ay bakas lamang ng pag-asa, ngunit dapat nilang subukan ito. Nang tumakbo ang mga panlabas na disipulo sa arena ang humanoid puppet na walang laman na mga mata ay agad na nagbago sa pula ng dugo, tulad ng uhaw sa dugo na hayop, na umaasenso patungo sa mga panlabas na disipulo na tumuntong sa arena.
Hindi masama ang mga mahinang disipulo, gayunpaman, ang mahinang mga disipulo ay direktang binugbog at malubhang nasugatan, kahit na ang ilan sa kanila ay baldado. Ngunit gayunpaman, ang mga disipulong iyon na hindi pa nakakapasok sa arena, ay nais pa ring umakyat at subukan. Mula nang magsimula ang pagsusuri sa loob ng korte, lumipas na sa kalahating araw, mula sa 10,000 mga alagad sa labas ng korte, 12-12 ng mga tao lamang ang matagumpay na nakapasa sa humanoid puppet, at lahat sila ay nakarating na sa advanced rank martial master. At saka may mga taong nakarating na sa antas ng martial ancestor, makikita, sa outer court na ito hindi lamang apat na maalamat na hari na nakarating na sa antas ng martial ancestor, marami ang mga taong nagtago ng kanilang sariling lakas. Haha, congratulations Shao San, sa hindi inaasahang pagkakataon ay makakapasa ka nitong inner court examination. Oo, simula ngayon half inner court disciple ka, kung sasali ka talaga sa inner court, huwag mo kaming kalimutan. Sa labas ng plaza, dahan-dahang dumating ang ilang alagad at nakangiting sinabi. Hey, hindi ko maisip na makakapasa ako, sa katunayan, ito ay walang iba kundi swerte. Pagkatapos na lumapit ang disipulong iyon, nahihiyang sinabi, at ito mismo ang nagpakita sa harap ni Xingju, ang nagmalabis na nagsabi na ang Four Eyes ay nasugatan Shao San. Tama, hindi pa rin bumabalik sina Kuya Xingju at Kuya Xian. Biglang naalala ni Shao San si Xingju at lahat, pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong. Hindi ko sila nakita. Hindi naman sila ma-accident, diba? At pagkatapos noon ay narinig ng ilang disipulo ang tungkol sa mga salita ni Shao San, ang kanilang mukha ay nag-aalalang sinabi, halatang nakaramdam din sila ng kaunting pag-aalala tungkol kay Xingju at Four Eyes. Haha, kuya, bumalik na si kuya. Sa sandaling ito mula sa likuran nila, biglang tumunog ang isang nakakapreskong tawa, at tumingin sila sa direksyon na pinanggalingan ng boses na iyon, lahat ay nagpakita ng kagalakan, sumigaw ng sabay-sabay. Kuya Xingju, F-Sick, nakalimutan niya na ba ako? Biglang tumakbo si Four Eyes at sinabing, nagkabalikan na sila ni Xingju, ngunit kinausap lang ng mga lalaking ito si Xingju, at hindi siya pinansin. Sige, Four Eyes, gamabi na, daanan muna natin itong pagsubok, pagkatapos nito ay sabay na tayong bumalik sa ating mga kapatid. Marahan na tinapik ni Xingju ang balikat ng Four Eyes at nakangiting sinabi. Napangiti si Four Eyes at tumango, sa mukha niya ay may kumpiyansang tingin. Pagkatapos ng kalahating araw na pagsusuri, ngayon maliban sa mga alagad na nanonood at abala sa ingay at excitement, iilan na lang ang mga baliw na sumugod sa arena, total mukhang masyado silang nagmamataas sa kanilang mga kakayahan, natural sa loob ng kanilang puso sila rin. Napagtanto ang tungkol sa nakakatakot na lakas ng Papay, sa makatuwid sa sandaling ito sa labas ng arena, maliit na bilang lamang ng mga tao ang naghihintay na dumating para sa pagsubok, kumpara sa dagat ng umaga ng mga tao ay tila walang laman. Kaya ngayon sa plaza ay lumitaw na medyo tahimik, ganap na hindi maingay tulad ng dati. Tunit sa katahimikang ito, may dalawang figure ang lumitaw sa plaza. Tumingin sa dalawang figure sa plaza, ang buong plaza ay muling napuno ng pananabik. Ang taong nagdulot ng malaking kaguluhan na ito, natural na nasa labas ng korte ay may napakataas na reputasyon na Xingju. Tungkol sa sensasyon sa labas ng plaza, bahagyang ngumiti si Xingju, at pagkatapos ay umakyat patungo sa walang laman na arena, at nang makapasok siya sa arena, 10,000 mga mata ang nakatingin sa arena, pagkatapos ng lahat ng mga tao ay mausisa, kung sino ang pinakamalakas. Sa panlabas na hukuman, sa dulo kung siya ay may maalamat na malakas na lakas. Pagkatapos ng paghakbang ni Xingju sa arena, ang humanoid na papay na iyon, tulad ng isang baliw na hayop, na may napakabilis na bilis palayo kay Xingju. Gayunpaman, sa pagharap sa marahas na humanoid na papay na iyon, walang kaunting takot sa isip ni Xingju, ang kanyang kanang braso ay kumaway, isang malupit na puwersa ng martial chi, na kumalat mula sa kanyang kanang kamao. Bang! Sa malakas na tunog, ang marahas na humanoid puppet na iyon, ay agad na naging tumpok ng scrap iron, hindi siya gumamit ng anumang kahanga-hangang martial skill, isang random na suntok, ang humanoid puppet na ito na binansagan bilang nakakatakot ng hindi mabilang na mga alagad sa labas ng court, ginawang malubhang nasugatang humanoid puppet, at naging scrap iron. At nang talunin ni Xingju ang humanoid puppet, pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, ang buong plaza, ay naging dumadagandong na palakpakan at tagay. Si Xingju ba ito? Ang lakas talaga. Nararapat na maging maalamat na figure. Tumunog ang talakayan sa pagsamba, patuloy itong tumunog mula sa karamihan. Inilabas niya ang kanyang martial chi, ang batang ito ay may walang limitasyong potensyal. Sa gitna ng upuan ng matanda, naroon ang dakilang elder na nakilala na si Xingju, hinaplos niya ang kanyang puting balbas, at nakangiting sinabi, dinagtagal pagkatapos na matagumpay na talunin ni Xingju ang humanoid na papay, bumaba rin ang Four Eyes mula sa kabilang arena, kahit na kumpara kay Xingju ay medyo nasa mahirap na sitwasyon, ngunit sa wakas ay nakapasa sa pagsubok. Matapos matagumpay na maipasa ang pagsusulit, si Xingju ay hindi na natili sa plaza, ngunit bumalik sa Xing Mansion, mula sa grupo ng Xingju sa tabi ng Xingju at Four Eyes, kabuuang 13 katao ang nakapasa sa pagsusulit, kaya mayroong 15 tao na kwalipikasyon na sumali sa inner court, ang ganoong resulta ay medyo maganda rin. Ngunit kailangan nilang lumahok sa eliminasyon, dahil ang kota para sa pagsusuring ito sa loob ng korte, limitado lamang sa 20 tao. At nangangahulugan ito na wala pang 100 tao na papasa sa unang pagsusulit, bilang resulta ang pagsusulit na ito ay talagang mapagkompetensya.
Ngayong gabi sa labas ng outer court, ibang-iba kaysa sa karaniwan, kadalasan ang lahat ay natulog ng maaga. Ngunit ngayong gabi mayroong maraming talakayan tungkol sa pagsusulit ngayon, at mayroon ding ilang mga tao na nagdiriwang para sa kanilang kaibigan na matagumpay na unang pumasa. Habang nasa labas ng Xing Mansion ang pinakamasigla, sa sandaling ito sa plaza sa harap ng Xingju Gate, nagtipon ng ilang daang tao. Lahat sila ay mga tagasunod ni Xingju. Sa sandaling ito ang lahat ay may hawak na tasa ng alak, at nasiyahan sa inumin. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 32, Labanan kay Bai Yunfei. Sa susunod na araw sa loob ng Outer Court Plaza, kumpara sa kahapon, mukhang mas magulo sa ingay at excitement. Kung mayroong higit sa 10,000 mga alagad sa loob ng plaza na ito kahapon, kung gayon ngayon ay may higit sa 20,000 mga disipulo, ang bilang na ito ay kumakatawan na ang mga alagad sa labas ng hukuman ay naririto. At sa oras na ito karamihan sa kanila ay hindi lumahok sa pagsusuri, ngunit dumating bilang ang madla upang panoorin, dahil kumpara sa kahapon, ngayon ay ang highlight ng inner court pagsusuri. Dahil ngayon sa daan-daang disipulong nakapasa sa unang pagsusulit ang pipiliin, ang huling natitirang 20 disipulo lamang ang sasali sa panloob na hukuman, at sa daan-daang mga disipulo isa lamang ang mananalo nitong kampyonato sa pagsusulit sa loob ng korte, at pagkatapos ay makakamit ang mahiwagang premyo, bagamat hindi alam ng lahat ng mga alagad kung ano ang championship prize ngayong taon, pero at least ang mga nakaraang taon na championship prizes ay hindi mabibili ng magagandang bagay, kaya siguro hindi rin sila mabibigo ng premyo ngayong taon. Lahat ng mga alagad na nakapasa na sa unang pagsusulit, mangyaring pumunta sa iyong kaukulang arena ayon sa iyong sariling numero. Ang dakilang elder na nakatayo sa nakatatanda na upuan, itinaas ang kanyang ulo at sinabi. At pagkatapos noon, daan-daang disipulo ang humakbang sa kanilang kaukulang arena, alinsunod sa bilang na kanilang natanggap kahapon. Sinabi ng dakilang elder sa mataas na boses nagsisimula na ang pagsusulit sa itaas ng arena daan-daang disipulo ang nagsimula ng mabangis na tunggalian. Ang kalaban ni Xingju ay ang advanced rank martial master, bagamat ang kabaligtaran ay nagmaster ng napakagandang martial skill, gayunpaman nakaharap si Xingju, tumagal lamang ng isang round, at pagkatapos ay natalo ni Xingju na may ko. Maya-maya pa habang hawak ang snivel at luha ay lumakad siya pababa ng arena, sa totoo lang ay mauunawaan nito ang kanyang nararamdaman, kahit nahihirapan siya sa wakas ay nakapasa siya sa unang pagsubok, at umaasa na makasali sa inner court, ngunit sa pangalawang pagsubok na ito ay madali niyang natalo, ang pakiramdam na ito ay talagang miserable, kapag nakilala niya si Xingju, masasabing malas siya. Kung ikukumpara kay Xingju, mahirap ang labanan ng Four Eyes, ngunit umasa sa kanyang mahusay na lakas, sa wakas ay nagtagumpay siyang talunin ang kanyang kalaban. Makalipas ang ilang oras, sa itaas ng arena ay may 20 tao na nakatayo, ang kanilang mukha ay puno ng matangkad na nakangiting mukha, dahil anuman ang nangyari sa susunod na resulta ng labanan, sila ay sumasali na sa loob ng korte. Sa 20 tao na ito, medyo nakakarelax si Xingju, dahil kahit anong klaseng kalaban, sa kanyang kamay ay nagpapanatili lamang sila ng 10 round, kasama rin dito ang 2 preliminary rank martial ancestor. Kahit na si Xingju ay preliminary rank martial ancestor din, ngunit ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban ay talagang mas mataas sa kanila, sa katunayan kung pag-uusapan ang kanyang tunay na lakas, ang kasalukuyang Xingju, kahit na makilala niya ang advanced rank martial ancestor, maaaring hindi siya matalo. Gayunpaman maliban kay Xingju, may isa pang disipulo na sobrang nakakapansin, siya ay si Bai Yunfei, huwag tingnan na si Bai Yunfei ay napakapino at maganda, ngunit kapag siya ay umatake, talagang napakabangis, at kapag siya ay nakipagpalitan ng suntok sa ibang tao, halos lahat sila ay may kapansanan, kahit na ang pinakamagaan na kondisyon ay malubhang na sugatan, sa wakas ay walang nang ahas na makipagkompetensya sa kanya, dahil walang sino man ang gustong sirain ang kanilang buong buhay. Sa kasamaang palad, ang Four Eyes ay kabilang din sa mga taong ito, gayunpaman ang matalinong Four Eyes ay natural na piniling aminin ang pagkatalo, ayaw niyang makipaglaban sa demonyong ito, kahit na sa loob ng kanyang pusuwi nakaramdam siya ng panlulumo, ngunit alam talaga ng Four Eyes na si Xingju. Tiyak na makakatulong sa kanya upang ayusin ang batang ito. Sa wakas sa arena ay nananatili na lamang ang 2 tao, sila ay sina Bai Yunfei at Xingju, ang pares na ito ay nakatadhana ng kalaban, sa wakas ay tumayo sa itaas ng parehong arena. Sa oras na ito, lahat ng Disciple Spirit sa plaza ay nasa rurok, dahil ito ang pinaka-excited na laban ngayon, sa totoo lang hindi mahalaga para sa kanila kung sino man ang mananalo, gusto lang nilang tingnan kung sino ang pinakamalakas sa panlabas na hukuman. Hoy! Bakit ang walang awa mo? Magkampi tayo, sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalayo mo, napakalupit. Malungkot ang itsura ni Xingju, sarkastikong sinabi kay Bai Yunfei. Isang grupo ng basura, ano pa man ang silbi para mapanatili ang mga ito? Tumisi si Bai Yunfei, at sumagot na may pang-aalipusta. Oh, tapos anong talento na hindi mo tinuturing na basura? Si Xingju ay may kakaibang ekspresyon, at nagtatakang tanong. Sa outer court na ito, isa lang ang hari, ang ibang tao ay basura. Diretsahang sinabi ni Bai Yunfei, tila sa kanyang mga mata, ang nagwagi ay ang hari, at ang natalo ay kaaway, ito ay talagang napakamakatotohanan. Oh, parang, papasok ka rin sa trash list na yan. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Xingju, at may kumpiyansang sinabi, na parang matatalo niya itong si Bai Yunfei. Depende yan, may ganito ka bang lakas? Malamig na sinabi ni Bai Yunfei kay Xingju, at pagkatapos ay sumigaw G malakas, sa loob ng kanyang katawan ay biglang sumugod palabas ang isang malaking halaga ng martial chi, agad na binalot ang kanyang katawan, pagkatapos ay naging blur ang kanyang katawan, nagsimulang gumalaw ang kanyang figure, at pagkatapos ay naging puti.
Tinya, napakabilis na dumaan patungo kay Shinju. Napakabilis nang makitang parang kidlat si Bayon Face sa buong arena, nagulat silang lahat na sinabi. Movement martial skill. Pagharap kay Bayon Face na napakabilis na hamampas sa kanya, nagulat din si Shinju, hindi inisip ni Shinju na ang taong ito ay gumamit din ng pagdalaw ng martial skill, gayunpaman pagkatapos ng paghingal ng pagkagulat, sa bibig ni Shinju ay may dampi ng pangisi, at lihim na sinabi. Mas mabilis ang galaw ko sayo, nahuhuli ka pa. Sa isang iglap, nagwalo si Bayon Face sa harap ng katawan ni Shinju, nang halos maabot niya si Shinju. Gumalaw ang katawan ni Bayon Fei, na may gininto ang liwanag ay gumawa siya ng roundhouse kick, na may malakas na hangin, malakas na hamampas patungo sa ulo ni Shinju. Tiyak na kapag ang sipa ng roundhouse ni Bayon Fei ay malapit ng tumama sa ulo ni Shinju, ang kaliwang braso ni Shinju ay biglang umunat pasulong, at pagkatapos ay direktang hamarang sa pagsipa ni Bayon Fei, kasabay nito ang kanyang kanang kamao ay natatakpan ng mayamang martial chi, na nakatutok sa dibdib ni Bayon Fei, pagkatapos ay maigpit. Nabasag. Nakakatakot. Hindi inisip ni Bayon Fei na napakabilis ni Shinju, hindi lang nakaharang sa kanyang pag-atake, ngunit naglunsad din ng counter-attack, gayunpaman, tumingin sa inatake na halos tumama sa kanya, hindi nakaiwas si Bayon Fei, desperadong gamitin ang kanyang mga braso. Sa kanyang dibdib, upang makayanan ang pag-ataking ito. Bang! Isang hit, bagamat pinrotektahan niya ang mahalagang posisyon, ngunit may malakas na lumilipad pa atras si Bayon Fei. Tumingin kay Bayon Fei na lumilipad pabalik, sa isang iglap ang pigurya ni Shinju ay nawala na parang multo, at sa susunod na sandali ay nasa likod na siya ng katawan ni Bayon Fei. Ngunit kapag gusto ni Bayon Fei na mag-react, huli na ang lahat, para lamang makita ang napakagandang mabibigat na suntok ni Shinju, na nakatutok sa gwapong mukha ni Bayon Fei, at pagkatapos ay nadurog ng husto. Uchi. Sinuntok ni A, ang dugo ni Bayon Fei ay nag-spray out, at kahangahangang umikot sa hangin ng dalawang beses, pagkatapos ay malubhang bumagsak sa lupa. Mula sa Bayon Fei ay umatake at pagkatapos ay bumagsak sa lupa, ito ay sa isang kisap mata lamang. Kahit na maraming tao ang hindi malinaw na nakikita, nalaman lang nila na si Bayon Fei ay nag-spray ng dugo at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. O Diyos ko, napakalakas. Tumingin kay Bayon Fei na bumagsak sa lupa, lahat ng mga alagad sa labas ng korte ay natigilan, ang makapangyarihang si Bayon Fei, sa kamay ni Shinju ay talagang mabilis na natalo, sa sandaling ito ay alam na nila kung gaano kalakas ang lakas ni Shinju. Young fellow, hindi ko akalain na natutunan mo ang Stormwind technique. Tumingin sa hangin na bumabalot sa katawan ni Shinju, ngumiti ang dakilang elder at sinabi, kung hindi malinaw na nakita ng iba ang laban ni na Bayon Fei at Shinju, ngunit malinaw na nakikita ng dakilang elder kung paano ito, sa una gusto ni Bayon Fei na nakadepende sa kanyang galaw na martial skill, gustong sugpuin si Shinju sa kanyang bilis, ngunit hindi niya akalain na ang kilusan ni Shinju na martial skill ay nasa itaas niya, hindi lamang nasusuklian, ngunit natalo din ng husto. Gagagagaga, well, talagang isang mahusay na kasanayan. Nang isipin ng lahat na natapos na ang kompetisyong ito, biglang tumawa si Bayon Fei at sinabi. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagtawa ay talagang nagpapanginig sa takot. Pagkatapos tumawa, dahan-dahang tumayo si Bayon Fei, kasabay nito ang napakabangis na mamamatay tao na aura, na kumakalat mula sa loob ng kanyang katawan, ang nakamamatay na aura na iyon ay umiikot sa paligid ni Bayon Fei, sa sandaling ito sa katawan ni Bayon Fei ay hindi nakaramdam ng anumang galit, tanging nararamdaman. Isang salitang nakakatakot, sa wakas gumamit ng kakaibang kasanayan. Naalala niya ang kalagayan ni Bayon Fei sa practice pavilion, naging maingat din si Shinju, dahil sa sandaling ito ay nararamdaman niya ang isang mapanganib na aura na ipinapadala ni Bayon Fei. Heavenly Evil Magic Cultivation. Tumingin kay Bayon Fei sa arena na nagkaroon ng napakalaking pagbabago, ang dakilang elder ay nagulat at malakas na sinabi. Great Elder, sinabi mo na si Bayon Fei ay nagsasanay ng Heavenly Demon Magic Merit. Anong cultivation technique yun? Tanong ng isa sa matanda na medyo naguguluhan. Oo, ang Heavenly Evil Magic Cultivation na ito ay isa sa kakaibang cultivation, pagkatapos ng practice, ay maaaring gumawa ng martial chi qualitative change ng katawan ng tao, kaya ito ay gumawa ng attack power at defensive power na napakabilis na pinahusay, actually ito ay napakamisteryosong cultivation technique. Gayunpaman, nilamon ng Heavenly Evil Magic Cultivation ang mental energy ng gumagamit, kung ginamit ito para sa pangmatagalang pagsasanay, ang gumagamit ay magiging malupit, sa wakas ay mawawalan ng isip at magiging kasangkapan sa pagpatay. Dahan-dahan ang sabi ni Great Elder. Matapos marinig ang mga salita ng dakilang elder, nagulat ang lahat ng matatanda, lahat sila ay tumingin kay Bayon Fei sa arena. Great Elder, dahil ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito, kakaiba, bakit hindi siya sirain? Isang matanda ang patuloy na nagtatanong. Sa araw na ito Heaven Evil Magic Cultivation, ang orihinal ay Imperial Wind Empire Devil Religion na pamamaraan ng cultivation technique, gayunpaman sa kalaunan ng demonyong relihiyon na ito ay nawasak ng Imperial Wind Pavilion, at ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito ay natural ding nawasak, ngunit hindi maiisip na pagkatapos sa napakaraming taon, ang cultivation technique na ito ay lumitaw sa aming Imperial Wind Pavilion na disipulo. Malaking elder din masyadong tuliro sinabi. Dahil ang cultivation technique na ito ay napakasama, hindi ba nasa delikadong sitwasyon si Shinju? Medyo kinakabahan na sabi ng matanda na iyon. Rest assured, kung kinakailangan kikilos ako. Sinabi ng dakilang elder, at pagkatapos ay napunta kay Shinju ang kanyang lumang paningin at sa puso ay nagsabi. Shinju, ano ang gagawin mo ngayon?
Xingju, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Biglang sumigaw ng malakas, hinawakan ang kanang kamao ni Bai Yunfei, inakpin ng purple na martial chi ang kanyang kanang kamao, nang halos maabot niya ang Xingju ay bigla itong sumabog, kasama nito ang isang lubhang nakakatakot na martial chi na walang awa na sumusulong patungo kay Xingju. Rumble! Na may dumadagandong na tunog, mula sa kinatatayuan ni Xingju kanina, bumangon ng isang giganteng alikabok, pagkatapos kumalat ang alikabok, lahat ay namangha nang makitang sa sandaling ito, sa arena ay mayroong ilang metro malalim na paa na giganteng hukay, at sa labas ng mga iyon. Malaking hukay doon ay malalim na bitak. At ilang metro mula sa malaking hukay na iyon, humihinga ang bibig ni Xingju, seryosong tumingin ang kanyang mukha kay Bai Yunfei, at sa itaas ng kanang braso ni Xingju, isang malaking bahagi ng dugo ang patuloy na umaagos palabas, bagamat naiwasan niya ito sa pag-atake, ngunit si Xingju ay nagtamo ng malaking sugat. Sa ilalim ng ganap na lakas, ang iyong bilis ay walang epekto. Tumingin si Bai Yunfei kay Xingju at malamig na sinabi, agad na hinawakan ang magkabilang palad niya, muli ang napakabilis na purple martial chi na damalay palabas, nakolekta sa magkabilang palad niya, kasama ang walang humpay na pagbuhos ng martial chi, mula sa loob ng palad niya ay namuo at naging purple. Chi halo, at ang kanyang nakakatakot na aura ay naging malupit ng ilang beses kumpara sa dati, ito ay dahil ang halo na iyon ay kumakalat. Naramdaman ni Great Elder ang nakakatakot na aura sa loob ng kamay ni Bai Yunfei, mabilis na sinabi ng isa sa mga elder. Nakita ito, mabilis na tumayo ang dakilang elder, ngunit nang maghanda siyang kumilos, muling nagbago ang eksena. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 33, nanalo ng kampiyonato. Bai Yunfei, ito ba ang iyong huling trumpo? Tumingin sa nakakatakot na purple halo na iyon, naramdaman din ni Xingju ang kanyang nakakatakot na lakas, gayunpaman hindi natakot si Xingju. Dahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang huling trump card. Nakita lang ng lahat ng mata si Xingju na may mainit na mga mata, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang magkabilang braso, ang kanyang palad ay nakataas, ang mabigat na martial chi, mabilis na nagsimulang kumalat sa kanyang katawan, at sa wakas ay nakolekta sa kanyang magkabilang braso. Puff! Sa tunog na parang nagninangas na alita ng bato, sa hindi inaasahang pagkakataon sa loob ni Xingju ay tumaas ang dalawang palad ng dalawang munting apoy. Pagkatapos noon ay biglang sumigaw ng malakas si Xingju, ang munting apoy na iyon ay agad na umangat, tulad ng dalawang haligi ng apoy, sa palad ni Xingju ay sumunog at unti-unting binawi, at sa wakas ay naging dalawang napakabilis na umiikot na ball ang apoy. Magkaharap ang dalawang palad ni Xingju, na ang dalawang ball ang apoy ay nagbanggaan sa isa, kasama ang mga ball ang apoy na nagsalubong, ang isang pagsabog ng tunog ng apoy ay patuloy na kumalat, nang maglaon sa harap ng mga tao ay nagulat ang pangitain na ito ay dahan-dahang nagsanib. At natutunaw sa isang paa na may diameter na ball ang apoy, napakaliit ng ball ang apoy na iyon, gayunpaman, naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan na nagpapanginig sa mga tao. Haha, Xingju, hindi mo talaga ako binaygo, hindi mo alam kung ang iyong maliit na ball ang apoy ay halo kong kalaban. Tiningnan ng ball ang apoy sa kamay ni Xingju na napakabilis na umikot, may pagkasabik sa mukha ni Bai Yunfei na agad na tumawa. At sinabi, ano? Gusto mong subukan? Tumiti si Xingju at sinabi, ito ang ibig kong sabihin. Biglang sumigaw si Bai Yunfei ng malakas, ang lilang halo na iyon na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, ay naging makapal na purple light beam, napakabilis na dumagundong patungo kay Xingju. Flame Dragon Bomb. Sa pagharap sa nakakatakot na sinag na napakabilis na dumadagundong patungo sa kanya, sumigaw si Xingju ng malakas, kaagad na iniunat ang kanyang dalawang palad, ang bolang apoy ay umikot ng napakabilis, agad na naging isang makapal na apoy na dragon, at pagkatapos ay dinambong patungo sa lilang iyon. Tiwanag na sinag. Puff. Tumble. Nagbanggaan ang purple light beam at red fire dragon, agad na gumawa ng nakakabinging tunog ng pagsabog, nanginginig pa ito hanggang sa labas ng outer court plaza na ito, kaya makikita kung gaano nakakasindak itong purple light beam at red fire dragon. Ang lilang sinag at ang pulang apoy na dragon ay pinagsama-sama, nagustuhan lang ang dalawang baha ng dragon sa labanan, kalaunan ay naging isang talampakang mataas na enerhiya na bola ng liwanag, ang lilang liwanag at pulang apoy ay patuloy na kumikislap, ito ay tulad ng nakikipagkompetensyang kontrol ng kapangyarihan ng bolang apoy. Bang! Isang paputok na tunog, ang dambuhalang bola ng apoy ay talagang sumabog, ang nakakatakot na enerhiya ay napakabilis na kumalat, sa wakas sina Xingju at Bai Yunfei ay naakit dito. Matapos kumalat ang mga alo ng enerhiya, ang lahat ng mga tao ay nagulat nang malaman na sa oras na ito ang arena ay nawasak na sa lupa, at sa mga labi na iyon, si Bai Yunfei ay nakahiga at ang kanyang buong katawan ay puno ng peklat, ngunit si Xingju ay ligtas at sound stand sa itaas ng pile ng bato, naroon din ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kanyang gilid, ang matandang ito ay ang panlabas na court great elder. Sa una sa isang mahalagang sandali, ang Great Elder ay kikilos upang protektahan si Xingju. Ubo. Na may tuloy-tuloy na tunog ng ubo, nanginginig ang katawan ni Bai Yunfei, at dahan-dahang tumayo mula sa mga labi na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi namatay si Bai Yunfei. Sa sandaling ito ay biglang nagkaroon ng dalawang anyo, tulad ng mga multo na lumitaw sa gilid ng Bai Yunfei, at nagdala sila ng 1,000 taon na malalalim na kadena na bakal, upang itali si Bai Yunfei. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat, maging si Xingju ay medyo nalilito sa sitwasyon. Gayunpaman, talagang nanunuya si Bai Yunfei, halatang hindi siya nagulat kung bakit siya ay ginapos ng mga matatanda. Matapos makuha si Bai Yunfei ng dalawang elder, formal na inihayag ng Great Elder na si Xingju ang kampiyon ng Inner Court Examination na ito, at nakuha ang misteryosong premyo na ibinigay ng pangunahing pavilion.
Pagkatapos sabihin ng dakilang Elder ang premyo, nainggit ang lahat, dahil ang premyong ito ay isa sa Imperial Wind Pavilion Earth Rank Martial Skill, Beginner Level Martial Skill na Cut Soul Sword. Earth Rank Martial Skill, sa loob ng outer court na ito, walang nakakita kung anong uri ang Earth Rank Martial Skill na ito, ngunit alam ng lahat na ang Earth Rank Martial Skill ay may nakakatakot na kapangyarihan upang putulin ang bundok. Sa wakas ang dalawang araw na pagsusuri sa loob ng korte na ito ay natapos, ang lahat ay nagpalakpakan ng nakakabingin, pagkatapos ay bumaba ang kurtina na may kasamang tagay mula sa mga manunood. Sa loob ng Outer Court Elder Hall, hinawakan ni Great Elder ang kanyang mga kamay sa likod at tumayo, at si Xingju ay magalang na nakatayo sa kanyang tabi. Xingju, ang Cut Soul Sword na ito ay ang aking Imperial Wind Pavilion Earth Rank Martial Skill, kaya pagkatapos mong malaman ito, hindi mo na ito maipapasa sa iba, kung hindi, walang makakapagprotekta sa iyong buhay, naiintindihan mo ba? Tumayo si Great Elder sa harap ni Xingju, mataimtim na sinabi, at tumanggo si Xingju na nangakong. Matapos makita na nangako si Xingju, kumaway si Great Elder na manggas na manggas, ang transparent na spell mula sa kanyang manggas na damit ay kumislap, ang spell na transparent na parang kristal, ngunit sa gitna ng spell na iyon, may mga makakapal at maraming sinaunang teksto na nakaukit. Ito ba ang Earth Rank Martial Skill na Cut Soul Sword? Nagulat si Xingju na tumingin sa spell na nasa harapan niya, itong martial skill at ang dati niyang martial skill na iba talaga ang practice niya, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ito libro, kundi isang maliit na spell. Ang Earth Rank Martial Skill ay hindi kapani-pani walang mahalaga, kaya ginamit namin ang spell record na ito para sa paraan ng pagsasanay, para din maiwasan ang paraan na ito na kumalat. Paliwanag ni Great Elder, kagad na kumaway ang kanyang kanang braso, pagkatapos ay idinikit ang spell na iyon sa noo ni Xingju. Kasabay ng spell na nakadikit sa itaas ng kanyang noo, naramdaman ni Xingju na uminit ang kanyang ulo, at pagkatapos ay hindi mabilang nakakaibang mga salita ang nagsimulang lumabas sa kanyang ulo, sa sandaling ito ay nabigla si Xingju nang makitang ang tila maliit na spell na ito, ay talagang nagre-record ng napakaraming font, ito ang pamamaraan ay talagang nagpapamangha sa mga tao. Pagkalipas ng kalahating oras, natapos na rin sa wakas ang pamana nitong Earth Rank Martial Skill, matapos ipahid ang ilang pamamanhid sa kanyang ulo, maliwanag nang umiti si Xingju, dahil malinaw niyang nararamdaman na ang lahat ng paraan ng pagsasanay ng Cut Soul Sword, ay ganap nang naitala sa loob ng kanyang ulo. Matapos matanggap ang spell, tumalikod si Great Elder at umupo sa pangunahing upuan, at inutusan si Xingju na umupo sa gilid. Xingju, sa pagkakataong ito ay pumasok ka sa inner court, may isang tao na kailangan mong magingat upang hindi masaktan. Ang Great Elder ay malumanay na umiinom ng tsaa, at dahan-dahang sinabi kay Xingju. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy na dakilang elder, pakisabi sa akin. Medyo naguguluhan na tanong ni Xingju. Inner Court Second Elder. Inilagay ni Great Elder ang teacup sa itaas ng tea table, sinabi ang bawat salita kay Xingju. Inner Court Second Elder. Nang marinig ang pangalan, biglang naalala ni Xingju, noong panahong iyon ay may isang Outer Court Elder na kumakatawan sa Inner Court Second Elder, na gustong kunin siya bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, tinanggihan nito ni Xingju, noong una ay walang pakialam si Xingju, ngunit nakinig na binanggit ito ng Great Elder, bigla siyang napaisip. Inner Court Second Elder, ang taong ito ay lubos na ambisyoso, gusto niyang ganap na kontrolin ang Inner Court, upang palakasin ang kanyang sariling puwersa, mayroon siyang sariling mga alagad na nanatili sa Outer Court, naghahanap ng isang kwalipikadong bagong dating, at ipakilala sa kanya. Tinanggihan mo na ang pangalawang elder noong araw na iyon, kaya ngayon ay sumali ka sa Inner Court, gagawing mahirap para sa iyo ng Second Elder, ngunit tungkol sa taong iyon, mas mabuting pasensya ka, kung hindi, halos hindi ka mabubuhay sa Inner Court. Seryosong sabi ni Great Elder kay Xingju. Maraming salamat sa paalala ng Great Elder. Narinig ang mga salita ng dakilang elder, naunawaan na ni Xingju na ang pangalawang elder ay hindi isang mabuting tao. Malaki ang potensyal mong bata, basta magsanay ng maayos, naniniwala ako na sa hinaharap, sa loob nitong malaking Imperial Wind Pavilion, magkakaroon ka ng posisyon. Pinahahalagahan ng dakilang elder si Xingju at sinabing, halatang napaka-optimistiko niya kay Xingju, at ngumiti ng maliwanag kay Xingju, mayroon din siyang magandang impresyon tungkol sa dakilang elder na ito. Mabuti, bumalik ka na at magpahinga, bukas papasok ka na sa Inner Court. Tumiti ang dakilang elder at sinabi, ikanaway ang kanyang manggas, upang makitang malayo ang bisita. Great Elder, may isang bagay na hindi naintindihan ng disipulong ito. Natahimik sandali si Xingju, at kinakabahang nagtanong. Hihihi. Anak, gusto mong itanong, bakit ko nahuli si Bai Yunfei? Nahulaan na ni Great Elder ang naisip ni Xingju, ngumiti siya at sinabi. Mangyaring ipaliwanag ang tungkol dito Great Elder, nagpakita si Xingju ng isang mahinang ngiti, at magalang na sinabi. Mahabang kwento. Dahan-dahang tumayo si Great Elder, dumungaw sa bintana, at makahulugang sinabi. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, sa Imperial Wind Pavilion sa Hilaga mula sa Demon Beast Mountain, mayroong isang succubus na umabot na sa antas ng Advanced Rank Martial Sovereign. Ang succubus na ito ay kakaiba, kinuha niya ang kaluluwa ng tao bilang pagkain, ang mga taong nakapalibot sa bundok ng Demon Beast ay natural. Hindi niya kalaban, kaya nagpadala sila ng sulat sa ating Imperial Wind Pavilion para sa tulong. Bilang pinuno ng Imperial Wind Empire, ang Imperial Wind Pavilion ay natural na hindi maaaring baliwalain ang kaligtasan ng mga tao ng Imperial Wind Empire, kaya nagpadala kami ng dalawang elder na umabot na sa antas ng Advanced Rank Martial Sovereign, pumunta upang saluhin ang succubus.
Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon na ang dalawang elder ay hindi ang succubus match, at nagpadala ng hudyat para sa tulong sa Imperial Wind Pavilion, kalaunan ang aming Imperial Wind Pavilion ay nagpadala ng isang napakahusay na inner court disciple para tulungan. Gayunpaman, wala kaming narinig na anumang balita tungkol sa disipulong iyon. Sa desperasyon, ang Imperial Wind Pavilion ay kailangang magpadala muli ng malaking bilang ng mga powerhouse, ngunit pagkatapos nilang pumunta doon, natagpuan lamang nila ang dalawang bangkay ng matatanda. Sa wakas ay nalaman na sa huling sandali, ang dalawang matanda na magkasama ay ginamit ang kanilang huling lakas upang mabuklod ang succubus na iyon. Dahan-dahan ang sabi ni Great Elder. Iyon. Ang disipulong iyon. Nahanap mo ba siya? Tikas na alam ni Xingju ang tungkol sa usapin ng bundok ng Demon Beast, at ngayon si Soul Devouring Succubus ay ang kanyang sariling lingkod na si Xiaochen. Hindi namin nahanap ang disipulong iyon, nawala siya ng walang balita. Gayunpaman, makalipas ang 20 taon, sa Imperial Wind Empire na ito ay biglang lumitaw ang isang masamang sekta na tinatawag na Soul Devouring Religion. Dali iyong lumalamon ng kaluluwa. Nang marinig ang pangalang ito, biglang naging excited si Xingju na kalmadong mukha. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 34, Pagsali sa Inner Court. Soul Devouring Religion, ang dahilan kung bakit tinawag itong demonyong relihiyon, iyon ay dahil para makapagsanay ng demon cultivation, dinadalisay nila ang laman ng mga tao. Sa panahong iyon, sa loob ng lugar ng autoridad ng Soul Devouring Religion, ay maaaring ikayatin ang mga tao sa kakilakilabot na sitwasyon, at para maiwasan ang paramang himasok kami, hinaranggan pa nila ang anumang impormasyon, ngunit walang airtight wall, sa wakas ay kumalat ang impormasyon sa Imperial Wind Pavilion. Kaya para labanan ang demonyong relihiyon na lumalabas sa loob ng Imperial Wind Empire, kaming Imperial Wind Pavilion ay natural na hindi makakaupo at walang magawa, kaya nagpadala kami ng malaking bilang ng mga disipulo para paksi ng Soul Devouring Religion. Ngunit pagkarating namin sa Soul Devouring Religion, talagang nagulat kami. Upang mahanap, ang founder ng Soul Devouring Religion na iyon ay hindi inaasahang mga disipulo sa inner court na nawawala sa bundok ng Demon Beast. Nagsalita hanggang dito, naging malungkot ang dakilang elder. Tama na ang nahulaan ni Xingju kung sino ang founder ng Soul Devouring Religion, siya ang nawawalang inner court disciple, at nang makita niya ang malungkot na mukha ng Great Elder, tama rin ang hula ni Xingju na talagang magkakaibigan ng Great Elder kasama ang Soul Devouring Religion founder na iyon. Nang pumunta ako upang paksain ang Soul Devouring Religion, ang alagad ng Imperial Wind Pavilion na iyon at ang founder din ng Soul Devouring Religion, ay ang aking matalik na kaibigan, walang kamalay-malay na nagbago na siya, at hindi na kami nakilala, sa wakas ay kailangan na namin siyang personal na patayin. At sa wakas ay naiintindihan ko na, kung bakit siya naging walang awa na pinuno, iyon ay ang Heaven Evil Magic Cultivation, ang orihinal na Heaven Evil Magic Cultivation, ay nawasak ko, gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon na ngayon ay lumitaw muli ito sa katawan ni Bai Yunfei dahan-dahan ang sabi ng Great Elder, halatang nalulungkot pa rin siya regarding that year matter. Kung gayon, ano ang balak gawin ng dakilang elder para kay Bai Yunfei? Matapos malaman ang katotohanan, napagpasyahan ni Xingju, na ang nawawalang Soul Devouring ay wala sa loob ng Imperial Wind Pavilion, ngunit nasa kamay ng disipulong iyon, at ngayon ay nagawa na talaga ni Bai Yunfei ang Heavenly Evil Magic Cultivation, marahil alam din niya ang kinaroroonan ng Soul Devouring, sa makatawid ay maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagtatanong. Ang taong nagsasagawa ng Heavenly Evil Magic Merit, sa lalong madaling panahon ay lalamunan ng masamang lakas na iyon, kaya hindi natin siya mapangalagaan. Bumuntong hininga ang dakilang elder, at walang magawang sinabi. Great Elder, gusto kong makilala si Bai Yunfei. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang nagtanong si Xingju. Oh, bakit? Matapos marinig ng dakilang elder ang mga salita ni Xingju, bigla siyang lumingon, at nagtatakang nagtanong. Ang Heaven Evil Magic Cultivation na iyon ay nawasak sa nakaraan, ngunit ngayon ay muling lumitaw sa katawan ni Bai Yunfei, ipinaliwanag nito na ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito ay umiiral pa rin sa mundong ito. Ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito ay kakaiba, hanggat nabubuhay pa ito, ito ay lilikha ng gulo, kaya ang disipulong ito ay handang magtanong kay Bai Yunfei, gusto kong itanong kung saan niya natutunan ang Heavenly Evil Magic Cultivation. Si Xingju ay tumingin ng matuwid at seryosong sinabi. Sa katunayan, gusto lang ni Xingju na mahanap ang Soul Devouring, kung sino ang nagpractice ng Heaven Evil Magic Cultivation, hindi yun ang kanyang God and Business. Hihihi, sa totoo lang, nagtanong na kami, pero tumahimik si Bai Yunfei, dahil may balak ka, subukan mo lang. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Great Elder at sinabi. Pagkatapos magkaroon ng pahintulot ng Great Elder, bagaman hindi nagbago ang mukha ni Xingju, ngunit sa loob ng kanyang puso ay talagang masaya siya. Sa ibabaw ng Imperial Wind Pavilion Outer Court, mayroong malaking gusali, gayunpaman sa ibaba ng ibabaw, talagang mayroong malaking grupo ng mga sel, paminsan-minsan sa loob ng mga selda ay maririnig ang nakakaawang tunog ng sigaw, bukod pa sa nakamamatay na aura mula sa katawan ng mga matatandang parusa. Ang lugar na ito ay nagbibigay ng malungkot na pakiramdam, at ang lugar na ito ay Imperial Wind Pavilion Outer Court para makulong ang isang kriminal na kulungan. Sa sandaling ito sa pinakamalalim na lugar ng bilangguan na ito, mayroong isang napakalamig at mahalumigmig na silid, sa loob ng silid na ito ay nakaupo ang isang binatilyo, ang kanyang buong katawan ay puno ng peklat, ito ay si Bai Yunfei. Sa tunog ng pagbukas ng pinto, may pumasok na figure, dahan-dahang itinaas ni Bai Yunfei ang kanyang dalawang mata, at hindi sinasadyang sinabi. Xingju.
Nang makita niya ang buong mukha ni Bai Yunfei na puno ng peklat, nagulat si Xingju at agad na sinabing pinahirapan ka ba nila? Kahaha, ang pumunta dito at hindi nagdusa ay hindi normal, pumunta ka hindi para tingnan ang sorry kong figure, tama. Ano ang gusto mo, sabihin mo. Biglang natawa si Bai Yunfei, halatang hindi nagulat sa estilo ng bilangguan na ito. Hihihi, sabi mo totoo, naparito ako para itanong sa iyo ang isang bagay. Si Xingju ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, hindi maitatanggi at sinabi, pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ni Bai Yunfei at umupo. Malamang napupunta ka para tanungin ako tungkol sa Heavenly Evil Magic Cultivation, tama. Kung tungkol dito, gusto kong iwasan ang usapan na iyon, dahil hindi ko sasabihin sa iyo. Malinaw na sinabi ito ni Bai Yunfei kay Xingju, tumawa ng masama at sinabi. Tungkol sa saloobin ni Bai Yunfei, naghanda na si Xingju, kaya hindi na siya nagulat. Tumapit siya sa gilid ni Bai Yunfei, at sinabi sa mahinang boses. Kung ayaw mong may mangyari sa kapatid mo, mas mabuting sumunod ka at sabihin sa akin. Maglakas loob ka ba? Narinig ang mga salita ni Xingju, biglang natens si Bai Yunfei, galit na tinitigan si Xingju at sinabi. Bago dumating sa bilangguan, si Xingju ay nagsagawa na ng imbestigasyon tungkol kay Bai Yunfei, at sa wakas ay nalaman na si Bai Yunfei ay may nakababatang kapatid na babae, kahit na ang Imperial Wind Pavilion ay gumamit ng parusa upang tanungin ang bilanggo, ngunit hindi sila magiging kasuklam-suklam sa ginamit na miyembro ng pamilya upang pagbantaan ang bilanggo, gayunpaman magagawa iyon ni Xingju. Sa tingin mo mahalaga ang nakababatang kapatid mo, gusto mo pa rin siyang saktan, o mahalaga ang Heaven Evil Magic Cultivation? Walang takot na sabi ni Xingju. Okay. Basta tanggapin mo ang kondisyon ko, saka ko sasabihin sa'yo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakompromiso si Bai Yunfei. Anong kondisyon, sabi nito. Nasiyahan si Xingju at ngumiti, pagkatapos ay mabilis na sumagot. Tulungan mo akong alagaan ang aking nakababatang kapatid na babae. Tumingin si Bai Yunfei kay Xingju at dahan-dahang sinabi, ang mga matang iyon na puno ng nakamamatay na aura, talagang puno ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, habang buhay kong papakainin at bibihisa ng iyong nakababatang kapatid. Nakita ni Bai Yunfei ang inaasahan na tingin, naramdaman ni Xingju na sa puso ni Bai Yunfei ang higit na kahalagahan ng kanyang kapatid, kaya agad siyang nangako. Naniniwala ako sa iyo pagkaraang mangako ni Xingju, si Bai Yunfei ay gumawa ng isang pambihirang ginhawang ngumiti. Siya kaagad sinabi, ano ang gusto mong malaman, tinanong ito. Sabihin mo sa akin ang prosesong nahanap mo ang Heavenly Evil Magic Cultivation. Nakita na sa wakas ay nakipag-compromiso si Bai Yunfei, nakangiting sabi ni Xingju. Ang dahilan kung bakit nagtanong si Xingju, ito ay dahil nahulaan na ni Xingju na ang Heaven Evil Magic Cultivation na ito, ay nalaman ba ito ni Bai Yunfei sa isang lugar, at hindi nagmana sa isang tao, kung hindi, hindi niya maaaring malaman ang masamang epekto ng Heaven Evil Magic Cultivation. Matapos muling ayusin ang kanyang damdamin, dahan-dahang nagsimulang sinabi ni Bai Yunfei. 10 taon na ang nakalilipas, ako at ang aking ama ay pumunta sa likod na bahagi ng bundok upang magsibak ng kahoy na panggatong, sa huli ay hindi sinasadyang nakakita kami ng isang lihim na silid. Out of curiosity, ako at ang aking ama ay pumasok, ngunit pagkapasok namin sa silid, nalaman namin na sa loob ng sikretong silid ay talagang napakadilim at napakalaki na nakakadama ng takot sa mga tao. Noong oras na iyon ang aking ama ay natatakot na may panganib sa loob, kaya't sinabi niya sa akin na maghintay sa pasukan, ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang maglakad, may nakakaawang sumigaw, at nang sabihin niya ang mga ito, may takot sa mukha ni Bai Yunfei. Halatang ang childhood memories na ito, nag-iwan ng malaking anino sa loob ng puso niya. At ano? Mabilis na tanong ni Xingju. At nagkaroon ng sobrang nakakatakot na tunog na umuungal, bagaman ito ay parang tao, ngunit sigurado akong hindi iyon tao. Determinadong sinabi ni Bai Yunfei. At pagkatapos, patuloy na tanong ni Xingju. Pagkatapos ng aking ama ay namatay, ako at ang nakababatang kapatid na babae na lamang ang naiwan, desperado kaming dalawa na kailangang umalis sa aming bayan, at humingi ng pagkain upang mabuhay, pagkatapos ako ay pinili ng maharlikang pamilya ng Marshall Path, naging sariwang dugo ng maharlikang Marshall Path na iyon. Pamilya, at salamat sa aming relasyon, ang aking nakababatang kapatid na babae ay naging isang katulong ng maharlikang pamilya ng Marshall Path. Pagkatapos, ipinadala ako dito. Pagkatapos ng isang taon na pagsasanay, naisip ko na ang aking lakas ay mabuti, pagkatapos ay bumalik muli sa bundok na iyon, at naglakad sa sikretong silid. Pero kakaiba talaga ang sikretong silid na iyon, hindi lang talaga ito malaki, marami ring mekanismo, talaunan ay hindi ko mahanap ang labi ng aking ama, sa halip ay natagpuan ko ang Heaven Evil Magic Cultivation. Nang matuklasan ko na ang Heavenly Demon Magic Cultivation ay isang napakalalim na paglilinang, sinimulan ko itong sanayin. Dahan-dahang sinabi ni Bai Yunfei, halatang nagsisisi siya sa pagsasanay ng Heaven Evil Magic Cultivation. Maari mo bang sabihin sa akin kung saan matatagpuan ang sekretong silid? Matapos marinig ito ni Xingju, na puno ng pag-asa ang kanyang puso, agad niyang sinabi. Sinabi ni Bai Yunfei kay Xingju ang eksaktong lokasyon ng sikretong silid na iyon ng detalyado, tungkol sa sinabi ni Bai Yunfei, lubos na naniniwala si Xingju sa kanya, dahil sa kanyang batang kapatid, tiyak na hindi siya maloloko ni Bai Yunfei. Xingju, sa tingin ko ay may kayamanan sa malalim na lugar ng sikretong silid, ngunit nang hindi naabot ang tiyak na lakas, pinayuhan kitang huwag pumunta at pilitin itong buksan pagkatapos niyang sabihin kay Xingju ang sikretong lokasyon ng silid, binalaan siya ni Bai Yunfei. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa younger sister mo.
Si Xingju ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, nangako siyang muli kay Bai Yunfei. Naiintindihan ni Xingju kung ano ang gusto ni Bai Yunfei, sa totoo lang wala siyang pakialam kay Xingju, talagang nag-aalala siya na walang mag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ng muling mangako, umalis si Xingju sa kulungan. Kinabukasan ng madaling araw, umasok si Xingju at ang lahat sa pinakahihintay na inner court sa ilalim ng pamumuno ng Great Elder. Tumingin sa napakagandang palasyo, maging si Xingju ay mahirap ding pigilan ang kanyang kasabikan, sa mahabang panahon ay umaasa na siya sa panloob na korte na ito, ngayon ay nakarating na rin siya dito. Sa pagkakataong ito, ang mga disipulong sumapi sa inner court ay 20 tao, dahil si Bai Yunfei ay nadiskwalipika, kaya si Shaosan ay pinarangalan na makapasok sa inner court, kaya ngayon sa paligid ng 20 tao, 10 tao ay Xingju na magkapatid. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagsisiksikan sa isang loft, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mansyon, at sa bawat mansyon, may mga grupo ng ordinaryong alipin, ang ganitong uri ng superior na kalagayan sa pamumuhay, hindi nakakapagtaka na ang mga alagad sa labas ng korte ay labis na nananabik. Gayunpaman si Xingju ang kampyon, kaya ang kanyang mansyon ay mas maluho kumpara sa kanila. Nakatayo sa tuktok ng mataas na loft na Xing Mansion, si Xingju na nakasuot ng purple na ruba, na tinatamasa ang magandang tanawin ng inner court na ito, ay tumingin sa inner court disciples na walang humpay na dumadaan, nararamdaman ni Xingju, walang ordinaryong tao sa inner court na ito. Kahit sa tabi ng 20 tao na sumama sa kanya, ang bawat inner court disciple ay nasa martial ancestor level, ilan sa kanila ay talagang malakas, hindi na-detect ni Xingju ang kanilang mga lakas, ang mga taong iyon ay malamang na umabot na sa martial sovereign level. Tumingon si Xingju, tiningnan ng 10 talampakan na higanteng palasyo sa pagitan ng mga patong ng ulap, sinabi niya sa mahinang boses. Shaohan, sa iyong lakas, sa tingin ko. Dapat ay nasa main court ka, Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 35, ang pinakamalakas na bagong bituin. Kinabukasan, sa kahangahangang inner court na ito, kumpara sa panloob ng mga disipulo na maingat na naglilinang mag-isa, ay lumitaw ang isang kakaibang eksena, na grupo ng 10 tao na magkasamang naglalakbay, na nagmamasid sa loob ng panloob na court na ito. Karamihan sa kanilang lakas ay advanced rank martial master, lahat ng mga disipulo sa loob ng court na nakipagkita sa kanila, tumingin sa kanila nang may paghamak. Kuya Xingju, iba talaga itong inner court, kahit na ang mga flagstone sa lupa ay may kantab na kangiting sabi ni Shaosan habang sinusundan si Xingju mula sa likuran, tulad ng country bumpkin na nakakapasok lang sa lungsod, tumingin sa paligid at nagsasabi. Shaosan, nasiyahan ka ba sa inner court na ito? Maya-maya ay tumalikod si Xingju at nagtanong kay Shaosan. Hihihi, makapasok sa inner court nasiyahan na ako. Nakangiting sabi ni Shaosan at nasisiyahang ekspresyon. Si Xingju pagkatapos na makitang nasisiyahang tingnan si Shaosan, ay walang magawang iling ang kanyang ulo. Pagkatapos ng isang araw na pamamasyal, si Xingju at ang lahat ay pamilyar na sa kapaligirang ito sa inner court, sa wakas ay dinala sila ni Xingju sa practice pavilion sa inner court. Pagkatapos ng lahat ng kanilang mga lakas ay napakahina, kahit na sa loob ng panlabas na hukuman sila ay mga nangungunang buhay, ngunit sa loob ng inner court sila ay nasa ilalim na pag-iral, sa makatawid si Xingju ay dapat magbigay ng kanilang mga lakas. Pagkatapos sumali sa inner court, nalaman ni Xingju na ang inner court practice pavilion na ito kumpara sa outer court ay mas maliit, at maganda rin ang palasyo, walang masyadong pinagkaiba, mayroon din itong tatlong palapag, unang palapag at ikalawang palapag para sa labanan. Kasama ang Demon Beast, at ang ikatlong palapag ay para sa pagsasanay ng martial skill. Ngunit ang Demon Beast rank ng cabinet kumpara sa mataas na karamihan sa labas ng pavilion, ang pinakamababang rank ay ang third rank late stage Demon Beast, katumbas ng advanced rank martial master level. Si Xingju at ang lahat ay direktang pumunta sa ikatlong palapag, pagkatapos sumali sa inner court, unang si Xingju at lahat ay pumunta sa inner court martial skill pavilion upang tumingin sa paligid, si Xingju ay bumili din ng ilang black rank beginner level martial skill gamit ang kanyang sariling ipon para sa kanila, at ang mga librong ibinigay ni Old Fang sa kanya Biting Wind Pump pati na rin ang Defending Chi Burst, itinuro din niya ito sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang 10 tao na ito ay tumanggap ng kanyang mga utos, kaya't dapat magsikap si Xingju na sanayin sila. Lamang kung sila ay magiging mas malakas, sa inner court na ito, ang mas malaking Xingju ay pumipilit ng lakas. Dumating dito si Xingju ay gusto ring gumawa ng breakthrough sa intermediate rank martial ancestor level, at gusto din ni Xingju na sanayin ang Cut Soul Sword na martial skill, pagkatapos ng lahat ng napakalakas na martial skill, kung magtagumpay ito, kahit sa loob nito. Inner court, hindi magiging bully si Xingju. Noong kakapasok lang ni Xingju sa ikatlong palapag, sa sandaling ito ay nalaman niya na sa ikatlong palapag na pangunahing bulwagan, isang marahas na kaganapan ang nagaganap. Nakita kong mayroong preliminary rank martial master inner court disciple, na nakahandusay sa lupa, at isang intermediate rank martial ancestor, isang alagad na may walong hugis na kilay, nakaupo sa kanyang katawan, patuloy na sinasampal ang kanyang mukha, at sa likod niya. Nakatayo rin ang dalawang inner pavilion disciples, sila ay nasa preliminary rank martial ancestor level. Kuya Xingju, hindi ba iyon ang disipulo sa outer court na sumama sa atin? Ang Four Eyes ang unang nakakilala sa alagad na nakahandusay sa lupa, isa siya sa 20 disipulo na sumali sa inner court. Stop! Narinig ang mga salita ng Four Eyes, nakilala rin ni Xingju ang disipulong iyon, kaya malakas siyang sumigaw.
Noong una ay walang pakialam si Xingju sa ganitong uri ng bagay, bukod pa sa sumasali lang siya sa inner court, kaya ayaw niyang magdulot ng anumang gulo, ngunit dahil siya ang bagong taong pumasok kasama si Xingju, hindi maiwasang magkaroon si Xingju. Para tumulong, dahil anuman ang mangyari, ang taong ito at si Xingju ay may relasyon din bilang parehong panahon ng disipulo. Diman, sinong sinigawan mo? Gusto mong mamatay? Ang alagad na may walong hugis na kilay na patuloy na humahampas, takot na takot sa boses ni Xingju. Akala niya ay may dumating na isang dakilang tao, ngunit nang lumingon siya para tingnan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay grupo iyon ng mahihinang mga disipulo, kaya agad siyang nagmura kay Xingju. Anong mali? Is this your room? Kahit ako hindi makapagsalita. Hindi natakot si Xingju na sumagot, na intermediate rank martial ancestor, sa paningin ng iba ay maaaring mabuti, ngunit sa mata ni Xingju, hindi siya bagay. Anak, gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Nakita na si Xingju ay nang-ahas na magsalita pabalik, na ilang mga tao na nakarating na sa preliminary rank martial ancestor inner court disciple, ay dumating sa harap ng katawan ni Xingju, at sinundot ang dibdib ni Xingju, pinandilatan siya ng mata, at sumigaw patungo kay Xingju. Tungkol sa mapangahas na pag-uugali ng batang ito, natural na hindi ito matitiis ni Xingju, diretsyong hinawakan ng kanyang kanang kamay ang daliring iyon ng disipulo, bahagyang pumihit ang kanyang pulso, tanging kaang narinig, nabali ang daliri ng disipulong iyon. Ah, ang daliri ko dahil masyadong mabilis si Xingju, nang mag-react ang disipulong iyon, ang sarili niyang daliri ay nagbago na sa hugis V, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang daliri gamit ang kanyang kabilang kamay, kasabay ng nakakaawang pagsigaw niya. Gayunpaman tungkol sa kanyang hitsura, si Xingju ay nagpakita lamang ng isang mahinang ngiti, at sinabi sa kanya. Kilala mo ba kung sino ako? Nakita ni Xingju na madaling mabali ang daliri ng alagad na iyon, na nagulat din ang ilang mga disipulo, naramdaman din nila na hindi ma-provoke si Xingju, at inalis din ng walong hugis kilay na disipulong iyon ng kanyang matigas na ugali, nagbago ang kanyang tono at bahagyang magalang na nagsabi. Sino ay ikaw ba? Ang aking kuya ang pinakamalakas na bagong bituin ng inner court na ito. Hindi na hinintay na magsalita si Xingju, biglang tumayo si Shaosan at tinuro si Xingju, proud na sabi. Puchi, dahil sa mga salita ni Shaosan, hindi napigilan ni Xingju ang kanyang tawa, pagkatapos ay sinabi kay Shaosan. Shaosan, kapag mayroon akong palayaw na ito. Kuya Xingju, kami ang bagong tao ng inner court na ito, at ikaw ang kampiyon na nanalo sa inner court examination, natural na ikaw ang pinakamalakas na bagong bituin. Seryosong paliwanag ni Shaosan. Diman, isang grupo ng mga bagong dating, pero dare to fight against me, pagod ka na bang mabuhay? Noong una ay nag-aalala siya tungkol sa katayuan ni Xingju, bukod sa maraming mga disipulo sa inner court at mayroon din silang taga-suporta sa likod nila, at ayaw niyang madaling masaktan ng ilang magagaling na tao, pagkatapos marinig ang mga salita ni Shaosan, bigla niyang napagtanto na bagong kasal sila ngayong taon sa inner court. Kaya naman agad siyang nakakuha ng lakas. Ah, kumbaga walang maganda dito sa inner court atmosphere, kahit sino ka man, aminin mo agad ang mga pagkakamali mo sa usapin ngayon, kung hindi, kamukha mo siya. Nagkunwaring walang magawa si Xingju, at itinuro niya ang lalaking iyon na nabali ang daliri. Hahaha, anong biro? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang ilang mga disipulo ay biglang tumawa. Hindi lang sila, nagtawanan din ang mga nakapaligid na alagad na nanood ng saya. Si Xingju ay walang parehong makapangyarihang taga-suporta at lakas, ngunit naglakas loob siyang sabihin ang mga walang katuturang salita, kaya huwag silang sisihin kung sa tingin nila ay nakakatawa ito. Payagan mo akong pilayin siya, ipapaalam ko sa kanya, kung anong klaseng lugar itong inner court. Biglang uminit ang mukha ng walong hugis kilay na alagad at sumigaw ng malakas. At sa kanyang utos, maraming mga disipulo ang dumagsa din sa paligid ng Xingju upang lumaban, mga bakas ng masasamang pag-atake na sinusundan ng hangin na umaasenso patungo kay Xingju.